Okay, close your eyes. Think that the needle is pressing upon your skin and going through. Ang ikalawang hakbang ay ang pagpaparamdam kay Robert kung ano ang feeling ng isang karayom habang ito ay tinutusok sa katawan. Ang gagawin natin ngayon is something like acupuncture. Ang mararamdaman mo is yung needle on your skin, pero hindi siya magpe-penetrate sa skin mo. Acupuncture ay isang Chinese form of medicine kung saan tinutusok ang iba't ibang parte ng katawan ng maraming karayom. According sa acupuncture theory, ang mga karayom ay nakakapagpabalik ng kalusugan at nakakapagpawala ng sakit ng isang tao. Don't you have to straighten it? Ang dami po baso sa isip ko na hindi ko matanggal. Kahit ano, kahit isipin ko, hindi pa rin ma-overcome yung ano dun sa injection. I can't go through it. So this is as far as you can go today? What if you just think whatever thoughts you have in your mind, because they'll be there anyway? I just like to have your arm, okay? The pain was really strong, sobra. Then after that, yung pain is parang tuloy-tuloy pa rin. It's in. Robert, congratulations. Ayoko mag-fail second time around. I have to go through it. I want to do this thing. Ang mga namang susunod na steps ni Robert in conquering his fear. Paano nga kaya siya tutulungan itong si Sisi? At hindi na nga kaya talaga siya umurong sa hamong ito ni Kuya dahil bukas na po ang nakatagdang blood donation na ito. Manatili lamang po kayong nakatutok. Samantala, naputol naman ang ating kwentuhan kagabi sa announcement ni Bruce ng kanyang pag-alis at ang magdamag nilang pagsasama nito si Wendy pati na sa pagtulog. Narito po ang mga susunod pang kaganapan. All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up and say goodbye. Ano tulog ko? Malikot ako? Hmm? Malikot ako? Oo. Morning. Kinky eyes. What a wasted song. So shagong kanta ko ah. Jet plane. Armageddon. Pupunta yata akong ano? Armageddon, taray. Outer space. Sa garden, malungkot pa rin si Wendy kaya dinaan na lamang nila sa kantahan ang nararamdaman. She cries at night. And she doesn't say that I can hear. To have a feel inside. Sa gitna ng kalungkutan, pinatawag si Wendy ni Kuya. Sino ba si Bruce para sa'yo? Sobrang special po siya sa akin kasi parang source of happiness ko siya. Tapos siya may sobrang nag-aalaga sa akin. Isa siya sa mga bagay na nililook forward ko everyday na nandito ako, ganun. Wendy, ay ako nalabas na si Bruce. Baka hindi mo siya abutin ng hapunan. Kaya gusto ko ay maghanda kayo ng isang despedida lunch para sa kanya. Maaaring hindi namin maintindihan kung bakit nangyari yung mga bagay na to. Pero sana tulungan mo kaming tanggapin na ito ay parang will mo, good Lord. Maraming pong salamat. Hindi magkwentong tayo na masasaya kasi despedida lunch ni Bruce. Sabihin natin isa kaysa yung pinakaayaw natin. Special! Wow.
What a song. Bruce, po, dalhin mo na ang luggage mo sa storage room. Opo, dalhin na. Wait. Rapak! Dalhin mo na ang brad. Ihanda ang sarili sa bagong pakikipag-haggard. Eh, dadali natin, Brad. Dadali lang natin. Dadali lang naman. Di mo nga sinabi ni Kuya na naalis eh. Kuya, tara. Piano ka na, di ba? Papasok natin dito. Gasha! Ito You just have to put it in. Yeah, it's just in. But this is not then, sabi ni Kuya, no? Okay. Hindi sa'yo, ano mo nabili? Aray, aray! Baka big-big lang kumuha sa iyo dyan. Ma, hindi natin lang, ha? When she cries... Stop it! Sa pag-alis si Bruce ay nakita natin ang pagiging malapit nila nitong si Wendy. Natatanong tuloy kung paano na nga ba ang boyfriend nitong si Wendy sa labas. Sa pakikipag-usap niya kay Kuya bago pa man i-announce ang pag-alis ni Bruce, nasagot na ho ang tanong na ito. Paano yung taong naiwan mo sa labas? Siguro hindi lang kami pwede. Yun. Kasi may mga eksena pang hindi naaayos. May ano something siya. Na nalaman ko lang siguro nga 4 months. 3 months na kami. May mga papeles pala. So yun, yun na. Anong papeles? Anong something? Married siya. Nung bago po kasi ako pumasok dito, ang daming bagay na sobrang sumama yung loob ko. Tapos sabi ko sa kanya, pag naging matatag na ako, kaya kitang iwanan, magsisisi ka na. Pero feeling niya hindi yun mangyayari, so... Ano, parang dead ma lang. So, lagi kong sinasabi sa kanya na ayusin muna natin yung mga dapat ayusin. Tas kung okay na, saka na lang. Matatag ka na ba? Feeling ko po... Marami na po kasing realization sa sarili ko. Kaya mo na bang kumawala sa inyong relasyon? Pangit naman kasing dito akong nagsasalita ng ganyan. Pero feeling ko po, opo. Sa paglapit ng oras ng pag-alis ni Bruce, natawag siya ni Kuya para sa huling pagkakataon. Anong pakaramdam mo? Iba-iba po. Dahil hindi ko alam kung ano po yun eh. Nag-aantay siya sa labas. Anong mamimiss mo sa loob ng bahay ko? Yung tunay na pagmamahal sa mga housemates ko ya. Yun po talaga, yung samahan. Yung pagiging pamilya namin dito. Kung sakasaling hindi ko makabalik. Yun po talaga mamimiss ko dito kuya. Lalo na yung pagmamahal at concern nung nagagaling kay Wendy. Ninel po. Kapalit ko siya kuya dito eh. Kasama ko sa tawanan. Yung pag magtitingin na lang kami, matatawa kami sa isa't isa. Parang nagkakaintindihan po kami in a way. And mahirap po na eh, maghanap ng ganong klaseng tao sa labas po ng bahay niyo. Nalalapit na ang iyong pag-alis. At baunin mo ang lahat ng natutunan mo. Kung sakasaling hindi yung makakabalik, nais kong malaman mo na, no?